Hindi ko alam kung bakit ako tinitingnan ng mga tao. Matutuluyan. Now I'm here in Heritage Village looking for a place to stay in for the night. If I can find a cheap one. So now I am here now in Vigan. So, kakarating ko lang. And then, nakita ko na yung characters all of yung video ko kahit konti. Para makikita ko yung nightlife niya. Pag ganitong oras. It's already 11:25 PM now. Ngayon, kailangan ko mag-freshen up. Then, kahit 1 hour, at least 1 hour, lumabas pa ako para makakain. Makakain naman ako, pero siguro I'm going to unwind. So, let's do a quick room tour. So, I booked this room for only 600 pesos though. It's ordinary, like fan lang siya. And isa lang yung isang electric fan lang siya. Tsaka isang socket para may masaksak ako. Pero imagine mo yan, tatlo ang higaan for 600. And here is me! And a one chair. Siguro kapag ganun lang. Hindi ko kasi gagamitin. Then, here's the room for CR. Okay. Yan. Simple lang naman. They have... Simple lang. At least merong CR. Yun lang naman. Yeah. So it's a simple room for a night. Guys, pagod na ako. Nantok na ako eh. Dahil kailangan ko na mag-freshen up. Yo guys, good morning. Now, it's my last day of my Ilocos weekend travel. We're not going to Pantay Church Bell Tower and just walk around here, around Vigan, along Quirino. And para ma-exercise na rin tayo. This walk sabi sa Google Map for this around 11 minutes. So let's just enjoy around. Let's just enjoy the view while walking. Exercise na rin for a Sunday morning. For a Sunday exercise. Salamat talaga kay Kuya na nagpasakay sa akin from Paway to Lawag. Kapalit ng Lawag kasi wala lang talagang masasakay na jeep ng time na yun. Salamat ka na ate. At exactly 9 AM I went back to Lawag City and then sumakay ako from
what really carried the bus to Bigay. And then, at around 1 a.m., baka natulog. We are now here at the front of St. Augustine Parish. And behind me is the Bantay Bell Church Tower. So you could see right behind me is the Bantay Church Bell Tower. This was built in 1591 and it served as a town's watchtower here in Bantay. So let's take a look closer to get there to the top and see the view of the Bantay here in Bigan. Another trivia is this Bantay Bell Church Tower is Bantay Church Bell Tower is favorite down spot nina Jeg and Gabriela Silang when they are still dating. Diba? How romantic pala yung lugar na to. For those two heroes expressing their love at Bantay. Nagkanta. So before you enter pala dito sa Bell Tower, you need to register and give any amount of donation para ma-preserve yung lugar. Yes. Para mapuntahan pa siya, diba? Para magamit pa natin siya ng matagal. Kaya may donation na tinatawag kahit ilang amount lang naman pwede na. Okay. We're now going at the top, to the top of the Bell Tower. Go and take a look closer there. Okay, napit tayo. We are now going up at the top of the Bell Tower. Let's see. 10 to 15% daw at the time. So ito ang makita natin on the second floor ng tower. Yes, here it is. Medyo hiningal ako dun din, kahit unti pa lang yun. Kasi napaka dami ng steps and ang anong steep. Hindi siya maluwag. Pataas kasi yung hagdan masyado, hindi siya yung kakayanin na mabilisan. So now we're going to the third floor. Yung pinakatap talaga. So sabi, 10 to 15 person lang daw at the time ang pwedeng pumunta dun sa taas kasi para for safety reasons, syempre, kasi parang kahoy. Yeah, kahoy. Kahoy itong nasa taas. Nakamalaglag tayo, di ba? Sana. Hindi. Oops. Here we are at the top. You could see the banner here. It's got it around here at the top.
1, 2, 3, 4, and 5. Pinakamalaki. Let's see the view. Oh my god. So here is the top of the tower. Wow. Kitang-kita yung fog. Is that fog? Oh. Fog or parang ulap scattered around the city. And there it is. Cemetery. Yes, cemetery. Here is the top of. And that is the St. Augustine Parish. St. Augustine Parish. Okay. Let's see what inside. Dates pa ito nila Gabriela and Diego silang it's because ito nga, romantic yung place. Kitang-kita mo kasi yung view ng buong view ng Vigan City around here. At pwede kang magmuni-muni. Diba? Pero may pang mga nagbabandal dito. Kung nakikita, may mga bandal dito. Nakikita niyo. Here it is. Mga kabataan to. Public transportation to get there because it's quite far here. It's quite far. And nakamasunod yung pinarati ko. And it's already 7:50 now in the morning, so I took 1 hour queue, and I think that's enough to get the glimpse and the view of the Bantay Church Tower as well as the St. Augustine. So nag-uumpisa na yung misa dito sa St. Augustine. Pero I think mamaya na ako magsisimba after yung pagbaluar. Baluarte kasi sabi ang clear lang dapat is
pamasa is 40 pesos pag mag-isa ka lang. Sabi ni Kuya magtataho dapat hindi lalagpas sa 40. Kasi kung lapas doon, maganap. Ay, napagtanong ako kanina, sabi na 70 pesos. Then sabi ko, hold na. Binawasan niya na 60 pesos. But still, mahal pa din. Kasi kalawarte na ako. I just need the time and place to come through. Send me the location that's right. No vibrations, I don't need nothing else but you. Para mabilis na. Kuya, magkano pa baluarte? Opo. Opo. Ha? Ano po? Ah, mala. Magkano po ba yun? Ay, sandaan. Sige. Ay, hindi na.